puso. Tumutugtog, umaawit pagkat buklod-buklod. Yeah, yeah. Bilang pangarap na di dadalhin sa kalawakan, ramdam pagmamahal, ika'y kayamanan, puso ng Pilipinas. Parabang isang panaginip habang binabaybay ang paraiso na iyong hati. Sumasalubong agada ng putong, kami ang hari at ang reyna sa piling. Ng puso natin, halika na't sumabay sa aking awitin. Dami natin alam ng puso natin. Yeah, 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 yeah. Puso ng Pilipinas, tumakaway ang alon. Dami ng yakap ng hangin sa dagat. Makinig ng bawat himig. Halika na't sumabay sa aking awitin. Dami natin alam ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin. Dami natin alam ng puso natin. Yeah, 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 yeah. Puso ng Pilipinas. Yeah, puso ng Pilipinas.
Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Ito rin ay nagsisilbing batayan ng gobyerno sa kabuuang kalagayan ng mga Pilipino upang masolusyonan ang mga problemang panlipunan. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Mahigit 100,000 enumerators at census supervisors ang magsasagawa ng nasabing census at ito ay magtatagal ng ilang minuto lamang. Wala din kayong dapat ipahala dahil ang mga datos na makukuha ay strictly confidential. Kaya't makiisa sa 2020 census para sa patuloy nating pag-asenso. Sarah Geronimo po nagsasabing, sama na! Census na! Magandang tanghali po ng Miyerkules. Ngayon po ang huling araw sa buwan ng Setyembre. 88 days na lamang baga San Tino bago magpasko. Oy, 86 days na lamang po pala bago magpasko. Subalit, marami pa rin ho kitang mga nararanasan ngayon ano, sa atin pong pamayanan, bunsod naman po ng COVID-19 pandemic. At kapag kita po ay nalabas, ano, minsan nakikita po natin sa ating pamayanan yung presensya po ng ating mga Bureau of Fire Protection Officer. Ano? Hindi lamang po PNP ang nakikita natin na halimbawa nandyan po sa mga checkpoint. Natatandaan ko noong nagsisimula pa lamang pumutok ang COVID-19 pandemic, noong kasagsagan ng mag-lockdown ang buong Pilipinas, noong kami ay nag-aikot dito sa ating lalawigan, ay nakikita natin palagi kasama ng PNP ang mga miyembro naman o ang mga opisyales naman ng Bureau of Fire Protection. At ngayong araw nga ni po, ay aalamin po natin kung ano ang mahalagang gampanin na ginagawa po ng Bureau of Fire Protection. Ano ang kanilang tulong upang mapanatiling ligtas ang isang pamayanan, ang isang barangay sa pagkalat ng lumalalang pandemya na ito. Ako po si Romeo Matak Jr., ang inyong Provincial Information Officer. Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating kapihan sa PIA Marinduque ngayong araw, kung saan ay kinakapanayan po natin ang iba't ibang mga opisyales ng mga lokal at nasyonal na pamahalaan, ang atin pong mga lingkod bayan. Ngayong araw ay makakapiling po natin ang Acting Municipal Fire Marshal ng Bayan po ng Buak. Ano po? Pero bago yan, nais muna nating batiin ang atin pong mga kasamahan dito po sa ating kapihan. Sa bahagi po ng technical, muli po nating nakakasama si Mr. Santino Latorena. Sa bahagi naman po ng produksyon, nandyan po si Mr. Mark Cesar Ola. Samantalang ating Managing Director ng MNN, si Adrian Rosales. Sampu po ng bumubuo naman sa Philippine Information Agency, Mima Ropa. Sa pangunguna po ng aming Regional Director, si Dr. Joey Alagaran. This second. Uy, batiin ko pala muna ng happy birthday
ang aming kasama sa administrative, ano po? Si Miss Donna Pineda na nagadiwang po ng kanyang kaarawan ngayon dyan sa aming regional office. Dyan po sa Quezon City. Aba, merong balita, bibali-balita, ano po? Na may pakain daw po si Miss Donna dyan sa aming opisina, dyan po sa aming regional office. Aba, eh baka naman pwedeng magpadala ano din eh sa Marinduque. Muli po ang amin pong pagbati sa iyo, Miss Donna. Nawa ay marami pang kaarawan ang dumating sa iyong buhay at nawa ay palaging malusog. Ano po, ito ang pinakamahalaga ngayong panahon. Ang kalusugan. Sabi nga ni po ay huwag nang isipin daw ang kung ano paman. Pagkos ang isipin ay ang ating kaligtasan at ang ating kalusugan. Mamaya po sa bahagi po ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas ay magbibigay naman po kami ng update sa tungkol naman po sa COVID-19. Kaya tumutok lamang po kayo dito sa Marinduque News Network. Tayo po ay sabayang dumarating sa atin pong mga tahanan sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3, Bayan ng Gasan, Mugpog at saka po dito sa Bayan ng Buwak. At gayon din po sa ating official Facebook page ng Philippine Information Agency, Marinduque. O yung ating mga kababayan po na nanonood din sa Marinduque News Network official Facebook page, maaari nyo naman pong sundan ang amin pong official Facebook page ng PIA Marinduque. Dahil ako po ang inyong Information Center Manager or Officer dito po sa ating lalawigan. So kapag kayo po ay may mga katanungan, ay maaari nyo po yung ipaabot sa inyong lingkod. At kakapanayamin po natin ang atin pong mga lingkod bayan, ang atin pong mga provincial department heads, para naman po maibigay sa inyo ang tamang mga kasagutan. At kagaya po ng aking tinuran kanina, nandito na po live. Si Fire Inspector John Hill Roble. Ng Bureau of Fire Protection dito po sa munisipalidad ng Buwak. Magandang araw po sir at welcome po sa ating programa dito po sa ating kapihan sa PIA Marinduque. Magandang araw po sir at sa mga... Sige po sir, go ahead po. So, magandang araw din po sir at sa mga mamamayan po ng Buwak. Nandito po ang inyong lingkod, si Fire Inspector John Hill C. Roble. Sir, kumusta po muna kayo? Maayos naman, sir. Malusog naman, healthy. Wala naman ako nararamdamang kung anumang sakit. So, hindi naman po nakawala ng panlasa at pang-amoy. Ano po? Ay, hindi naman po. Sabi po ngayon na yan lamang po talaga ang huwag mawawala sa atin. Ano po? Yes po. Mm-hmm. Eh, by the way, sir, kumusta po muna ang tanggapan o ang opisina po ng BFP dito po sa ating bayan ng Buwak? So, sa ngayon po, yung tanggapan po ng BFP, is nag-observe din po kami ng, para sa health standard. So, yung mga client po na pumupunta sa amin, isa para po ma-prevent yung pagkalat ng COVID-19 at hindi naman po natin nakikita yung COVID-19. So naglagay po kami ng cover, yung plastic siya na dun sa aming pintuan. Then inobserve din po namin yung pag-conduct ng o yung pag-check ng temperature po ng client. And yung attendance po o yung pinapalagbok po namin sila. So para po sa contact tracing is hindi po mahirap na mahanap o para makatulong kami na kung yung mga yung taong yun is nagpunta sa aming tanggapan. Sige po, bago po tayo magtungo doon sa mga programa po ninyo, ano ay kumusta po muna ang atin pong mga kasamahan o ang inyo pong mga kasamahan diyan naman po sa BFP Buwak. So yung aking pong personnel, bali kami po ay 14 included, kasama na po ako. So, maayos naman po ang aming kalusugan. Wala naman pong nakakaramdam ng anumang senyales ng COVID-19. So, maayos naman po at nagko-conduct din kami ng
every Tuesday and Thursday ng physical wellness po para to make sure na malakas po ang ating mga bumbero. At sa nakalipas po ng mga araw ay wala naman po tayong reported or any report na dahil na naging anong tawag po dito ay nag-positive. Hindi naman po natin yan inadalangin. Ano. Dahil may report po tayo natanggap dati sa bayan po ng Mugpog na nag-assist po sila sa isang COVID-19 patient. So nagkaroon po sila ng direct contact. Sa bahagi po ng atin pong mga kasamahan, ng inyo pong mga kasamahan dyan po sa bayan ng dito po sa Buac, BFP, ay ano po ang status? So yung sa atin po dito sa bayan ng Buac, isa ang update po ay alam ko merong nagpositive po sa COVID. So yun naman po ay sinusubaybayan ngayon na kumbaga ay naka-monitor and yung mismong lugar po na yon ay nilagyan ulit ng control point para po maiwasan yung mga mamamayan na lumabas dun sa mga sa areas ng kung saan nagmula yung bagong case ng COVID-19. Oh, sige sir, batiin niyo po muna yung inyong mga kasama diyan sa BFP ano po at So binabati ko po ngayon ng tanghali ang akin pong mga personnel diyan sa Buac Fire Station. So alam ko po na healthy naman po sila at okay naman po sila sa istasyon. Oh, sige sir, dako na po tayo dun sa atin pong pag-uusapan ano, dahil lagi ko pong nakikita ang presensya nyo. Minsan siguro naisip ng ating mga kababayan, bakit kaya yung BFP ay nakikita natin na nag-rescue samantalang halimbawa nandito sa checkpoint, I mean ano, samantalang dapat lamang sila o commonly ang trabaho lamang naman nila ay magpula o anong tawag dito ay magpatay ng apoy ano kung merong mga sunog ano sa isang lugar. Pero pag-usapan sir natin, ano po ang mga programa ninyo o ano ang mga ginagawa po ninyo ngayong tayo po ay nasa ilalim ng krisis pangkalusugan bunsod naman po ng COVID-19? Bukod po dun sa normal naming ginagawa o yung alam ng isang civilian na kami nag-aapula ng apoy, bukod po doon, yung Bureau of Fire Protection po ay bilang member ng Interagency Task Force ay inag-a-assist po kami sa control point sa ating mga kapulisan at sa iba pang opisyalis ng barangay. And kung napapansin niyo po, nagko-conduct din po kami ng disinfection. So yun po. Mm-hmm. Sige po, sige, ito ho, pag tingnan natin, ano, maliban ho dyan, sige, isa-isahin ho natin yung mga ginagawa po ninyo, ano, sa bahagi po ng disinfection muna, ano po, dahil halimbawa, nag-request po kami dito, ano, na nakikita ko rin po na kayo po yung napunta sa mga barangay. Kapag ang isang barangay ay mayroong kompirmadong kaso ng COVID-19, so ang ginagawa nyo po, naparoon kayo and then nag-disinfect po kayo nung lugar na apektado o yung community na affected by that, ano po. So, paano nyo po ito isinasagawa? So kapag po may reported or kahit hindi po may confirm na kaso ng COVID-19 dun sa lugar, so katulad po ng normal naming ginagawa, nagko-conduct po ng flushing ang aming tanggapan or ng disinfection sa mga public places po kung saan marami pong pumupunta na tao. And then yun pong sa disinfection naman sa barangay, so may pinapapunta po akong personal ko doon para mag-disinfect. Gamit po yung pang-disinfection namin na katulad ng PPEs o yung mga binibigay sa amin ng higher office, para yun yung gamitin po namin sa pag-disinfect. Okay, so ibig sabihin like for ang example nung flashing na ginagawa ninyo, nakikita ko dito dahil nasa gilid lamang namin yung Buac Public Market, ano. So yun, kada ilang araw baga o meron bagang specific na araw kung kailan dapat kayong nagasagawa ng flashing doon sa mga matataong lugar, particular sa ating public market? Actually po, as a head or municipal fire marshal o yung pinaka
nagdedirect sa aking mga tao. So, pag po meron pong time, so wala po siya, hindi po siya regular. So, pag po may time na oras yung aking mga personnel, nagdedirect po ako na pumunta sila at mag-disinfect sa mga public places para po ma-prevent or at least somehow ay makontrol po yung ating mga pagkalat ng hindi natin nakikitang kalaban ngayon pong panahon ng pandemya. So maliban po dun sa mga public markets, saan pa po kayo nagsasagawa ng flashing? Sa mga bangko po, bukod po dun sa palengke, sa mga bangko po na alam naman natin na marami pong pumupuntang mga tao doon at pumipila maaga pa lang. So, pwedeng umaga or hapon, nag-de-deploy po ako ng tao para mag-disinfect. At doon naman po sa disinfection, paano po yan, sir, ginagawa? Halimbawa, may isang barangay o may isang bahay po na kailangan nyong i-disinfect o mag-perform po kayo ng disinfection, kailangan po ba, saan po tatawag? Paano po, sir, ang coordination? So, katulad po ng ginagawa or ginawa na rin ng ibang barangay, nagbibigay po sila sa amin ng letter request para po sa disinfection nung kanilang barangay or dun sa area kung saan malapit po yung may positive case. So, hindi po kami nagpunta mismo dun sa bahay. Mm-mm. So, nakikipag-coordinate din po ako sa o yung aming tanggapan sa barangay captain para malaman namin kung ano yung area na pagkukondakan po namin ng disinfection. So, sila na po yung nag-directive sa amin kung saan pong area. So halimbawa, matawag po sa inyo ang barangay captain or halimbawa ang office through of the mayor through letter request para isagawa po yung disinfection sa isang particular na lugar or ang MDRRM office. Yes po. Okay. So ganun po yung proseso ano kung sakali man po na kailangang i-disinfect ang isang lugar, pero parang yan naman sir, initiative na ng barangay ano. It's not the person itself. O halimbawa, ay yung isang individual na nakatira sa particular na bahay na yon, siya yung mag-request. Or pwede din naman, pero very limited yung mga, tawag dito, limited yung mga ganong mga situation. Pero mostly, commonly ay ang barangay o ang munisipyo ang nag-request sa inyo, yes, kung ang isa bang lugar ay kailangang i-disinfect or hindi. Yes, sir. So, yun nga po, nagbibigay po sila sa amin ng letter request. Or sa initiative na rin po ng Bureau of Fire Protection, kami na rin po ang nagsasagawa kahit po walang letter request ang local o yung municipal office po natin. Nagsasagawa na rin po kami ng flushing or disinfection sa ating mga public places. Mm-hmm. Sir, ano ba yung pagkakaiba po ng disinfection versus dun sa flushing? So yung sa flushing po, yun yung paggamit ng ating fire truck mismo. Binobomba po natin yung mga public places or yung through the use of fire hose o yung ating truck. So, inaalis po natin yung mga dumi or yung pulak man sa kanal dun sa kung saan man yung area na nag-request po sila ng flushing. So, pag naman po sinabing disinfection is with the use of chemical or solution na nilalagay po namin sa tubig with the use of spray. So, at least somehow, yung paggamit po ng disinfection is makakakontrol po ng bacteria or hindi natin nakikitang kung ano man yan. At least po makokontrol kasi po may solution po tayo na nilagay. Yun po yung pagkakaiba niya sa flushing lang na which is purely bomba lang siya ng tubig. Tubig. So, yung pag-disinfection, merong content na chemical. Yes, okay, sige po.
At recently ano ay kinailangan nating mag-request din sa kanila na ma-disinfect ano itong ating studio dito sa Marinduque News Network. And kami po ay nagpapasalamat Chief ano sir sa palagian niyo pong pagbibigay serbisyo publiko ano po at isang tawag lamang po eh nandito na agad. Sabi hindi pa po kami nakahanda eh nandito na agad. Kailangan po pala kailangan lamang po ano halimbawa kailangan hong i-disinfect ang isang lugar. Kailangan lamang pong ilinisin o alisin po yung mga mababasa dahil lahat po talaga ay kailangan pong bombahan noong kanilang pan-disinfect. So yun po ang isa sa mga napansin ko kung paano po sila mag-disinfect ng isang particular na establishmento o isang lugar. Kailangan nyo pong tabunan yung mga mababasang mga kagamitan dahil sigurado po pag yun po ay hindi nyo tinabunan ay talaga naman yan po ay mababasa talaga. Okay, so maliban po sa mga ginagawa po ninyo na disinfection, flushing, ano pa po yung mga tulong po ninyo o ginagawa po ng BFP? Particular po ang tanggapan po ng dito po sa munisipalidad ng Buac. So kung mapapansin niyo po o sa knowledge po ng isang civilian sa isang komunidad, iisipin po nila na ang Bureau of Fire Protection po o yung bumbero, isa pag-apula lang po ng apoy, which is ang aming pong trabaho is marami po ang nasasakupan. So katulad po ng yun nga po yung disinfection. Other than that, meron din po kami o nagre-responde din po kami sa other emergencies katulad ng search and rescue or retrieval operation. Tapos po yung vehicular accidents na pansin namin is madami po yung bilang ng nangyayaring vehicular accidents dito po sa atin sa municipality po ng Buac. Yung ano po yan, anong alarming po yan ano at ang sabi nyo nga ni po ay tumataas po ang bilang noong mga vehicular accident yes, dito po sa ating probinsya. Kayo po ba sir eh meron talaan kung gaano po karami? Yung mga nire-rescue nyo po, particular yung mga na-accidente po sa motorsiklo? As of now po, kasama po yung insidente kahapon, meron po na naitala na 15 vehicular accident cases po ang aming tanggapan. For the month of September ho ba yan? Yes po, na talaga namang nakakaalarman na dapat po ay mag-ingat din po naman tayo sa ating mga sarili, lalo na po yung mga nagmamaneho ng motor. At para po hindi na po dumami pa ang bilang ng vehicular accidents. Ano po ang karaniwang cause? Lasing o na anong tawag, hinabol ng aso? Dahil yan po ang karaniwan nating naririnig. Ano po? So yun po, ayon sa aming report ay ang pangkaraniwan po is yung may nakaharang na aso. Oho. Tapos kasama na rin po yung mga nakakainom. Mm-hmm. Sige po, mamaya po, yakunin po natin ang pagkakataon sa pamamagitan po ng programang ito na manawagan ano po. So maliban po dun sa pag-responde ninyo sa mga vehicular accident and other rescue operation ano po na ginagawa ninyo, particular naman po dito sa ating COVID-19 checkpoint, patuloy pa rin po baga kayo na nasama po doon sa mga checkpoint na inasagawa po ng ating mga kapulisan? So ngayon po, nitong mga nakarang linggo po ay nagsabi po ako sa ating chief o yung sa chief ng PNP po na ang aming pong personnel o yung aking personnel po ay hindi muna makakasama po sa control point po sa pag-asisa kanila. Dahil po meron po kaming isinasagawa ng bagong activity. Pero po ngayon po, simula ngayon pong araw ay makikita nyo po ulit yung BFP personnel na mag-join po kami sa mga police po natin na naka-deploy sa mga control point. Mm-hmm. Ano ba yung karaniwan po ninyong ginagawa? Kapag kayo po ay nakasama o nakabilang o yung presensya nyo po ay nasa isang checkpoint, nakasama po yung kapulisan, paano po kayo merong division po ng inyong trabaho? So kung mapapansin nyo po, nung mga nakaraang buwan, ang BFP po ay nagko-conduct din ng disinfection sa mga dumadaan pong sasakyan. And tumutulong po sa health personnel para po mag-check ng temperature po ng ating mga sibilya na dumadaan. So as of now po, ang tulong po ng BFP sa naka-deploy po na personnel ko po sa Kawit
ay nag-assist na lang po kami sa ating PNP para po sa pag-control ng mga civilian na lumalabas dun sa red zone. Okay. So, apart from this, sir, ano pa po yung mga gusto nyo pong ipaabot na mahalagang impormasyon sa atin pong mga kababayan? So, gusto ko pong ipaalam sa atin pong mga kababayan dito po sa Buwak ng Bureau of Fire Protection po ay may bagong programa o aktibidades na sinasagawa. At ito po yung Oplan Ligtas na Pamayanan on the Road na mas pag-igtingin pa o taasan pa ang public awareness o yung public awareness ng mga tao po sa ating safety tips through fire truck visibility po with public address. So ito po, kung mapapansin nyo po sa mga barangay nyo, kung mapapansin nyo po na mas active po ang ating fire truck po at sa pagbibigay po ng mga safety tips sa ating mamamayan para makaiwas po tayo sa sunog o mas kung ano man yung mas malalapang mangyari sa ating mga tahanan. So mas mabuti po yung may alam at para po makaiwas tayo sa mas malalapang insidente. Dito naman po sa bahagi po ng sunog, ano po, meron po ba kayo? Wala naman po ata tayong nabalitaan ano po, na may mga sunog nito, yes, mga po. Nakalipas po ng mga araw. Ano, yes, po, sir? Ano pong update ninyo sa sunog dito naman sa ating lalawiga, so, sa atin pong munisipyo? Sa sunog naman po, yung last po na naitalang sunog is nung, kung hindi po ako nagkakamali, is May. Doon po sa oras po, residential po yun. So, after po nun, wala na po tayong naitalang sunog at mas igting pa natin po yung public awareness at pagbibigay ng information ng at ng safety tips sa ating pong mamamayan. Nang sa ganun po ay sa bahay po nila mismo o sa kanila mismong mga sarili, magsimula ang disiplina para makaiwas po tayo sa sunog. Mm-mm. Sige, mamaya pag-usapan po natin yung tungkol naman sa sunog. Mabalik lamang po tayo, sir, doon sa mga, na tama po kayo, ano, na na-recall po ako na nung mga panahon nung pumutok ho ang pandemya, ano po, nung kita po ay nag-lockdown dito, yung enhanced community quarantine po natin, nasa ilalim po tayo ng enhanced community quarantine, ay nag-ano nga ni po kayo, nag-bomba o nag-disinfect po kayo ng mga, ng ilan sa ating mga sasakyan, ano po, at nakikita po natin sa ating video, yung isa sa mga program ay yung isa sa mga ginagawa po ng BFP. Ano. So, ngayon po, kahit na halimbawa ang isang lugar ay isinailalim po sa lockdown at under ng ECQ, dahil alam naman po natin na tayo ay nasa modified general community quarantine na ngayon, pero may mga ilang mga barangay po na identified na mga nasa critical zone. So, yun bang mga area na yun po ay ganun din, nagagawa din, nag-ano rin po kayo, nag-disinfect po kayo ng mga sasakyan na nadaan o napasok sa isang particular na barangay o sitio kung saan po sila ay naka-lockdown? So sa ngayon po, yung BFP po na naka-deploy po dun sa control point, isa mag-assist lang po sa PNP yung sinasagawa po ng aking personnel. At not necessarily na mag-disinfect po dun sa mga sasakyan na dumadaan. Mm-hmm. So yung sa pag-control na lang po ng mamamayan, mm-hmm, within that area or sitio, yun po yung ginagawa po ng ating mga nasa control point. Mm-hmm. So, at least malaking tulong din po sa hanay po ng ating mga kapulisan yung presensya po ng BFP. Sige, at maraming salamat po, sir, dyan, ano, sa bahagi po na yan. At kayo po ay aming mga frontliners, kaya kami po ay patuloy na nasa ludo sa inyo. Baka, sir, meron pa kayong mga gustong ipaabot na mga impormasyon at mahalagang detalye para sa ating dissemination campaign? So, gusto ko lamang pong ipaalam na ang BFP Buwak po or yung sa part ng aming sinasagawang new activity ng OLP on the road, na meron po tayong safety tips, iba't ibang safety tips na makikita nyo po sa aming Facebook account at pages po namin na Oplan Ligtas na Pamayanan. Doon nyo po makikita yung mga iba't ibang safety tips at ma-update po kayo. Basta po i-like and share nyo po yung aming
page po na yun para ma-update po kayo kung ano man po yung mga safety tips po na na mahalaga para malaman nyo para makaiwas po tayo sa sunog. At yan pong official Facebook page ng BFP Buwak ay makikita nyo po sa atin pong screen sa babang bahagi po ng ating telebisyon. Yan po ay Buwak Fire Station Marinduque. Sir, siguro one of this day, total kayo naman po ay nabisita na rin dito at nabibigyan po namin kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa ating mga kababayan. Siguro po, pakihanda po yung ating presentation ano, at magbalik po sir kayo dito kasi pag nandito po kayo nakasalang sa atin pong telebisyon, sa atin pong programa, ay marami po tayong mga kababayan ang nanonood kaysa po sa mabisita pa sila doon sa Facebook page ninyo. Mas maigi na halimbawa maipresent po ninyo ng maayos tapos mabigyan nyo po ng paliwanag. Capable naman po ang ating platform dito, ang ating pong we have the software po para po sa inyong presentation dito. Para simulcast din po itong napapanood ng ating pong mga kababayan sa pamamagitan po ng ating pong mga telebisyon. At the same time, yung platform po ng Philippine Information Agency Marinduque at ng Marinduque News Network ay marami po ang mga nanonood nating mga kababayan siguro para mas maganda po na maipresent po ninyo sa kanila yung mga safety tips na inilalatag naman po ng BFP, particular po ng inyong tanggapan. Maganda po yan sir at i-work out po natin yan para sa gayon ay magamit po natin ang media para sa ganun ay yung pag-disseminate ng safety tips or ng information sa ating community isa mas tumas pa at mas malaman nila kung ano yung mga dapat nilang malamang safety tips para po makaiwas sa sunog. Opo, alat po tayo ng isang programa specifically para doon sa pag-usapan po natin at magbigay po tayo ng information doon sa mga safety tips na dapat gawin. Una, halimbawa, sa para maiwasan yung sunog. Dahil usually, ano sir, ang campaign na ginagawa ay tuwing, halimbawa, malapit na yung, halimbawa, ano, fire month. Fire, di ba? Usually, talagang ganyan. Daming mga dissemination na campaign as regards safety tips. Ano? Pero siguro continue, sir, ano po yung ating pagpapaalala sa ating mga kababayan. Pero maraming salamat, sir, dahil kayo po ay nagtungo ngayon at naging kabahagi po namin kayo sa amin pong kapihan para naman po mas mailatag pa po natin. So yung mga one by one o yung isa-isang mga safety tips ay mapapanood, makikita nyo po yan sa kanilang official Facebook page. But as I mentioned, imbitahan po natin sila para halimbawa, present po nila directamente po sa inyo. Ano po? At ang hotline number po ng BFP ay ano po? Yung hotline po number, ang hotline po ng BFP ay ito na sir. 332-0255. Okay. Ayan. At ang kanila pong telepono ay ang cellphone ay 0930-377-6499 at ang telepono naman ay 332-0255. Makikita nyo naman po yan sa ating screen. I-save nyo na po para pag mayroon pong mga kailangang i-rescue ay nandyan naman po ay makatawag agad po kayo sa kanila po. Ano, dahil natutuwa po tayo sa BFP talagang ang bilis po nilang umaksyon kapag may mga vehicular accident. Pag nakikita ko ho, ay dito ho kasi ako sa bayan ng Buwak, so naririnig ko lagi yung sirena po ng anong tawag dito ay atin pong multigab po yung aming ginagamit pang rescue ano yung kulay yung maliit po yung red po yung kulay pula po ano. Tapos pag may sunog naman, di yung ano po, yung bomber, yung fire truck. Ano. Sir, ano bang kahalagahan? Bakit minsan nakikita namin kayo sa isang lugar, visible yung inyong fire truck? Ano pong purpose, sir, nun? So napakahalaga po ng sa isang community na yung ating mga tao o yung tao natin sa community na makakita sila ng fire truck. Bakit po nga ba mahalaga? Kasi po sa presensya pa lang yung presensya pa lang ng fire truck is napakalaki ng impact niyan sa isang civilian o sa isang community na maiisip nila na safe pala sila, safe. Kumbaga nandiyan lang ang BFP sa ating community para paalalahanan tayo na wag nating gawin yung mga ikakakos ng sunog. So yun po, lakas po ng impact niyan para madama po ng ating community na andyan po yung BFP sa kahit anong mga
tawag ng emergency po sa amin. Okay. Alright, at ngayon naman pong panahon ng ngayon pong nasa ilalim tayo. May mga ilang barangay sir tayo dito ano na nasa isinailalim muli sa ECQ. Meron po ba kayong paalaala po doon sa ating mga kababayan po na nandun sa ilalim po ng ECQ? So sa amin po sa BFP, nagpapaalala po kami. O nagpapaalala po ako bilang acting municipal fire marshal ng Buac Fire Station sa ating mga kababayan na nasa under ng ECQ. Na sumunod po tayo sa kung ano man yung regulasyon na pinapatupad ng ating barangay at or ng ating municipality dito sa Buac para po hindi na po sa gayon na dumami pa ang case po dito sa atin sa Buac. So mag-suot po tayo palagi ng face mask. I-observe po natin yung minimum health protocols, face mask, maghugas ng kamay. Kung maaari po, para po mas makaiwas tayo, ay huwag na lamang po tayong lumabas ng ating mga bahay. Ayan, so napakahalagang mga paalaala mula po sa Bureau of Fire Protection. Sa pangunguna nga ni po ng kanila pong officer na si Mr. Roble ano. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo po sa amin at kayo po ay welcome na welcome po dito para kung may kailangan po kayong mga information pa na i-disseminate sa ating mga kababayan ay palagi po kayong makipag-coordinate sa amin at ang inyo po namang hotline number ay naka-post naman na po sa atin pong programa. Nandyan po ang BFP hotline number 0930-377-6499 at 3320255 ang kanila naman pong mga telepono. Opo sir, meron pa po ba kayong gustong ipaabot na mga detalye? Go ahead po. So as the acting municipal fire marshal po ng Buac Fire Station, papaalalahanan ko po ang ating mga kababayan dito sa Buac na hindi po excuse ang COVID-19 o itong pandemyang ito para hindi po tayo mag-ingat sa ating mga kabahayan. Para po hindi na magkaroon pa ng sunog, magsimula po ang disiplina sa ating mga sarili sa ating mga bahay. At palagi po kayong mag-update kung ano man po yung mga safety tips na aming pinaparating o dinidisseminate. Dahil po iba po ang may alam. Ligtas po ang may alam at sana po ay mag-ingat po tayo sa ating mga bahay at huwag na pong dumami pa itong COVID-19 at sumunod din po tayo sa mga kung ano man ang direktiba ng ating local o yung ating municipality dito sa Buac ay sumunod na lang po tayo. Yun lang po. Okay, at bago tayo ho tuluyang magpaalam sa atin pong kapihan ngayon, ay ipakita po muna natin yung ito pong kampanya ano po na isinagawa naman po ng BFP. Actually, nandito pala yung ilang mga fire prevention tips. Panoorin po muna natin ito, tapos kami po ay magabalik pagkatapos kanila pong mga prevention tips na ito. Sunog ay nakamamatay, huwag maging biktima. Halagahan ng buhay at ari-arian, sundin ang mga sumusunod na paalala. Una, ugaliing bantayan ang mga niluluto, lalo na ang mga pinipritong pagkain. Guraduhin wala ng apoy ang kalan bago lumabas ng kusina. Pangalawa, iwasang buhusan ng tubig ang mga pinitrito kung sakaling ito ay umapoy. Takpan agad ito ng basang tela o basahan. Pangatlo, talagiang inspeksyonin ang hose ng inyong LPG upang malaman kung may butas o gasgas na maaaring maging sanhi ng singaw o leak.
Guraduhing nakasara, nakapatay ang regulator ng tangke pagkatapos magluto bago matulog o umalis ng bahay. Maging maingat sa inyong mga electrical connections. Pangunay sanhi ng sunog ang overloading. Butas o gasgas sa mga wires. Maluwag na switch o receptacles. Overheated na wire at saksakan. Dumi at alikabok sa loob ng mga saksakan at maging mga mantika o oil na maaaring makapasok dito. Kumpunihin ang anumang sira sa mga koneksyon at huwag nang gamitin pa ang mga appliances na depektibo. Patingnan ang inyong mga electrical wiring sa lisensyadong electrician kada 4 na taon. Maging mapagmatyag, ang mga sumusunod ay ilan sa mga palatandaan na maaaring pagmulan ng sunog. Patay sinding ilaw, mga sparks sa mga koneksyon, pag-init ng wire, plug o outlet, pangangamoy sunog ng tuwing isasaksak ang appliances, kulay sunog o pangingitim ng mga switch o saksakan, pag-usok at palagi ang pag-trip ng mga circuit breakers. Ang bigla ang pagbalik ng kuryente matapos ang mahabang brownout ay maaaring magdulot ng over voltage kapag nakabukas ang inyong linya. Sunog o anumang sakuna, tumawag lamang sa Buac Fire Station landline number 332-0255 o hotline number 0930-377-6499 o emergency hotline number 911. At muli po tayong nagbabalik sa atin naman pong kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Romeo Mataak Jr. po. At kasama pa rin po natin ngayong araw si Fire Inspector John Hill Robles, ang acting fire marshal ng munisipalidad ng bayan po ng Buac. Sir, welcome back po sa ating programa. Ano po pala, sir, itong pinakita natin ng video? Bigyan nyo naman po kami ng kaunting detalye hinggil po dito. So, yung pong pinakita namin na video is, kung mapapansin nyo po, una pa lang ay nandiyan na yung pwedeng maging resulta ng pagpapabaya natin sa ating tahanan, yun nga po yung sunog. So, nakita nyo po sa video yung ibang mga safety tips para makaiwas po tayo sa ating tahanan ng para hindi na po mangyari pa yung sunog. Katulad po ng sa pagluluto pa lang, lagi po nating bantayan po yung ating mga niluluto at sa mga appliances po natin, yung mga nakasaksak po na appliances, islimitahan po natin, wag po natin na i-overload po yung mga nakasaksak na appliances. So yun po ilan lamang sa mga safety tips dun sa pinakita sa video para po maiwasan po natin yung sunog sa ating tahanan. Naku sir, magandang pag-usapan yan dahil minsan yung ating mga kababayan mas nagiging problematic dahil hindi po sila aware kung ano dapat yung gawin. At saka nagiging naaalarma sila. Halimbawa may sunog na bunsod ng electric, tawag dito ay yung shortage, ano po, ay hindi po nila alam kung alin dapat ang aunahin. O halimbawa, meron namang sumiklab naman yung kanilang yung mga gasol sa kanila pong mga lutuan, ano, ay hindi po nila agad alam kung anong dapat gawin. Sir, pag-usapan natin yan, ano, sa mga susunod po natin ng mga programa. Isa-isahin po natin yan. Pangako po yan sa ating mga kababayan. At ang oras na po, ano, 2 minutos bago sumapit ang 1:30 ng isang magandang tanghali. Ang bilis, sir, ng oras. Kala natin hindi natin makakaya yung isang oras, ano po. Mabilis po, sir. Oho. Sige po, kagaya po ng kabilisan naman ng bilis ng pag-rescue ng atin pong BFP. Sir, baka meron na po kayong mga gustong batiin bago po tayo magtapos. Go ahead po. So ito po yung magandang pagkakataon para magpasalamat po ako sa punong bayan po kay Mayor Army Carion po, ma'am. Sa pagsuporta po sa BFP Buac. At ramdam naman po namin yung ating dito, yung municipality, yung local ng Buac. Ramdam po namin yung pagsuport niyo po sa ating mga kabumberohan. At nagpapasalamat din po ako sa aming pong provincial director kay Superintendent Maria Ninette C. Calapati, ma'am, na nandyan po kayo para magbigay ng guidance sa aming pong mga hepe dito sa Marinduque.
At yun lamang po at salamat po. Uy, nabanggit mo ang hepe o ang provincial director, ano, si Ma'am Kalapati. Gusto ko na rin batiin yung ating mahal na kaibigan na napaka the best nito. Hindi ko ito makalimutan kahit na medyo matagal na nalipat, ano, ang atin pong mahal na kaibigan, si dating provincial director Brual. Hi, lagi nanonood sa Marinduque News. Sir, bago ako magtapos, ano, kayo po ay nagamit ng PPE, ano, sa inyo pong mga disinfection, yes, na inasagawa at flushing, minsan, ano po, lalong-lalo na doon sa may mga critical na area. Kumusta po, sir, ang ating mga PPEs? Meron pa po ba, sapat pa po ba ang supply dito sa ating Bureau of Fire? At nabanggit nyo na rin po yung about sa PPE. So nakalimutan ko pong batiin o bigyan ng pasasalamat ang ating pong MDRRMO ng Municipality ng Buwak at ang RHU po ng Buwak. Dahil po sila po yung nagbibigay ng supply po ng PPE kapag po kailangan namin ng PPE para po sa disinfection. Nandyan po sila at full support naman po sila sa BFP Buwak. So yung atin naman pong mga yan pong PPE, kapag ginamit po yan, hindi na po yan nauulit, ano? Yes. So medyo challenging ho sa inyo yung halimbawa, mag-disinfect po kayo sa isang lugar. Alam mo, nagpa-disinfect po sir dito, magabayad po ba yung bahay na nag-request na i-disinfect yung kanilang establishment o yung kanilang tahanan? So yung pag-disinfection po na sinasagawa ng BFP, so wala po yung bayad, yun po ay serbisyo publiko lamang kami sa ating mga kababayan sa Buwak. Ang mahalaga lamang po, dapat bago po kayo pumunta doon, masecure nyo po na kayo po yung naka-PPE. Yun po yung, yes, isang, yes, pangunahing requisitos. Ano po? Yes. Okay. Siya, maraming salamat po sir. At yung mga kasama nyo po, patiin nyo po ulit. Baka may mga si sir na kasama nyo po dito. So baka po magtampo yung aking mga kasama, yung aking mga personnel po sa Buwak Fire Station. Binabati ko po kayo ng isang magandang tanghali sa ating lahat, isang mapayapa at isang matahimik na araw sa atin. At yung aking pong kasama ngayon dito sa studio, si FO1 Kenneth Reynoso po, nagpapasalamat din po ako at nandyan siya para i-document po yung aming mga activities na ginagawa. At huwag po kayong mag-alala yung sa aking mga personal dyan. Pagbalik ko, may merienda akong dala. Wow. Sabi nga ni lamang ni Mark ay sana all. After 1 in the afternoon. Ito po ang kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Kung saan nakapiling nakasama po natin live na live. Once again, Fire Inspector John Hill Roble, Acting Municipal Fire Marshal dito po sa ating bayan ng Buwak. Thank you so much po, sir. At kami po dito sa Philippine Information Agency Marinduque, dito po sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, ay nasaludo po sa inyo at lalong-lalo na po sa lahat po ng ating mga kasamahan dyan po sa BFP Buwak. At muli po, bago po tayo magpaalam, bago po tayo magtapos, ay amin po munang pinapaalalahanan ng atin pong mga kababayan, ano, lalong-lalo na po yung mga naparoon sa mga matataong lugar, particular po dyan sa ating pamilihang bayan, ay aiwasan nyo po ang pag-airalin nyo po palagi ang physical distancing. At yun, kung hindi nga ni po maiwasang lumabas, ay as much as possible, wag na pong malabas, ano po. Pero kung hindi maiwasan, ay di lagi pong pairalin o sundin po yung minimum health standard na ipinatutupad naman po ng ating Department of Health. At muli po, sa pangalan po ng aming mga kasamahan,
ay kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay dito po sa Philippine Information Agency, Kapihan. Ang atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas ay matutunghayan nyo mamaya namang alas 3 ng hapon. Marami po tayong magagandang update. Unang-una po dyan ay yung pagtatalaga naman bilang kinatawan o bilang leader ng mababang kapulungan ng Kongreso, ang atin pong our very own Congressman Lord Alan Velasco. Magbabalik po kami makalipas lamang ang mga patalastas, pero bago yan, batiin po muna natin Araceli Belmonte, Hiljan Hilbert Halos Lasso. Pa-shoutout po Mr. DJ sa mga taga-Kawit Buwak. Ingat po sila doon. Salamat po sa lahat ng Lasso at Halos family. Nanonood din si Kabayang Elizabeth Solueta Arco. Good afternoon po. God bless po. And stay safe. Si Beth Maming Ramos. Pa-shoutout po sa lahat ng Maming family sa Maybo, Buwak, Marinduque. Gayon din kay Sarah Cabag Roble. Pa-shoutout po sa lahat ng Roble family. Kay Kabayang Nanette Lolong Bridge Glund. Kay Kabayang Rowena Sota Sato. Uy, special shoutout din po sa PLDT. Sana maayos na agad yung ating sa ating connection para dire-diretso po ang paghatid natin ng serbisyo sa ating mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Romeo Matak Jr., ang inyo pong Provincial Information Officer ng Philippine Information Agency, Marinduque. Ay, ganun din, nagpapahabol doon na pa-shoutout ang aking mahal na kaibigan, DJ Cool, Junie Christian Ray ng Buangan Torrijos, Marinduque. Sa lahat po ng BFP sa buong kapuluan, God bless po sa inyo at palagi po kayong mag-ingat. Muli po, isang magandang hapon, malusog na araw, mga kababayan. God bless everyone! Sunog ay nakamamatay, huwag maging biktima. Mahalagahan ang buhay at ari-arian, sundin ang mga sumusunod na paalala. Una, ugaliing bantayan ang mga niluluto, lalo na ang mga piniprintong pagkain. Siguraduhin wala ng apoy ang kalan bago lumabas ng kusina. Pangalawa, iwasang buhusan ng tubig ang mga piniprinto kung sakaling ito ay umapoy. Takpan agad ito ng basang tela o basahan. Pangatlo, palagi ang inspeksyonin ang hose ng inyong LPG upang malaman kung may butas o gasgas na maaaring magmisanhi ng singaw o leak. Guraduhin nakasara, nakapatay ang regulator ng tangke pagkatapos magluto bago matulog o umalis ng bahay. Maging maingat sa inyong mga electrical connections. Pangunahing sanhi ng sunog ang overloading, butas o gasgas sa mga wires, maluwag na switch o receptacles, overheated na wire at saksakan, dumi at alikabok sa loob ng mga saksakan at maging mga mantika o oil na maaaring makapasok dito. Kumpunihin ang anumang sira sa mga koneksyon at huwag nang gamitin pa ang mga appliances na depektibo. Patingnan ang inyong mga electrical wiring sa lisensyadong electrician kada 4 na taon. Maging mapagmatyag, ang mga sumusunod ay ilan sa mga palatandaan na maaaring pagmulan ng sunog. Patay sinding ilaw, mga spark sa mga koneksyon, pag-init ng wire, plug o outlet, pangangamoy sunog ng tuwing isasaksak ang appliances, kulay sunog o pangingitim ng mga switch o saksakan, pag-usok at palagi ang pag-trip ng mga circuit breakers,
ang biglaang pagbalik ng kuryente matapos ang mahabang brownout ay maaaring magdulot ng over voltage kapag nakabukas ang inyong linya. Sunog o anumang sakuna, tumawag lamang sa Buac Fire Station landline number 332-0255 o hotline number 0930-377-6499 o emergency hotline number 911.